Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Darlene na maghahatid sa inyo ng bagong kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay tungkol kay Tinay na isang patak ng tubig na pinamagatang ang paglalakbay ni Tinay Tubig. Isinulat ito ni Catherine Jane Aquino Calibang mula sa Division of South Cotabato at ikinuhit ni Ian Cesar E. Fondoza mula sa Division of Sarangani. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng multimedia presentation ng inyong lingkod, Darling Joy Calibang Corpus, kasama si Catherine Jane Aquino Calibang mula sa Division ng South Cotabato. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Tinay ay isang patak ng tubig na ayaw gampanan ang kanyang mga tungkulin. Ibang-iba siya sa kanyang pamilya. Nais siyang manatili sa kanilang tahanan sa ilalim ng lupa. Araw-araw ay masayang ikinikwento ni Kuya Tisoy kay Tinay ang kanyang mga karanasan. Isang araw, siya ay ginising ng kanyang magulang at pinilit na lumabas. Tinay, kailangan mong sumama. Tayo ay ginawa ng may kapal upang magsilbi sa iba. Pangaral ni Nanay Tubig, kaya si Tinay ay napilitang sumunod. Kasama ang mga kapatid, siya ay pumaitaas sa 100 masikip. Pataas at sobrang hirap ang kanilang tinatahak. Anong lugar ito? Sobrang sikip dito! Reklamo niya. Ito ay tubo ng puso at isa itong daanan palabas sa ibabaw ng mundo. Sambit ni Kuya Tisoy. Sa kanilang paglabas, si Tinay ay diretsyong pumasok sa isang pixel. Siya ay nagpupumiglas, ngunit siya ay di makalabas. Siya ay walang nagawa dahil likido ang kanilang forma at hugis ng pixel ang kanilang ginagaya. Tulong! Palabasin ninyo ako! Sila ay inihalo-halo at lilagyan ng katas ng kalamansi at pulot. Ayan na! Tayo ay magiging inuming masarap para sa mga bata! Sabi ng kanyang mga kasama, si Tinay ay sobrang nahihirapan dahil sa kanilang pagbabanggaan. Sila ay pinasok sa isang lalagyang plastik at ang dulo ay itinali ng mahigpit. Ang supot ay ipinasok sa isang palamigan. Bakit parang katawan ko ay tumitigas? Hiyaw niya habang nagpupumiglas. Tinay, dahil sa lamig tayo'y magiging yelo. Paliwanag ni Lilay. Sa sobrang lamig ng temperatura, sila ay nagsimulang magdikit-dikit. Di nagtagal, sila ay ipinamigay na sa mga bata. Nakakatuwa! Mapapawi na natin ang uhaw nila. Dahil sa katas ng kalamansi, tayo din ay may hatid na bitamina. Sabi ni Lilay, si Tinay ay natakot sa bumanga ng bata. Kaya sa tulong ng init ng araw, yelong kinabibilangan nila, unti-unting natunaw. Sila ay malakas na nagpumiglas at sa yelo siya ay nakatakas. Siya ay bumalik na sa likido niyang forma at sa estero ang bagsak niya. Si Tinay ay humalo sa ruwaragasang tubig patungo sa isang ilog. Doon ay may nanay na naglalaba, tatay na nanguhuli ng isda, at mga naliligong bata. Ito palang sinasabi nila, kaming mga tubig ay mahalaga. Bulong niya. Sa kanyang pag-agos, siya ay lubhang nabahala dahil sa dami ng basura. Subalit ito ay napawi dahil mayroong mga batang scout na namumulot ng basura. Hay, salamat! Marami pa din palang nangangalaga sa amin. Masayang saad ni Tinay. Habang si Tinay ay nawili, siya ay biglang sinalok at sa kaldero ipinasok. Maaari na natin lutuin ang mga itlog na ito. Saad ng isang scout. Inyong tandaan, kapag ang tubig ay kumukulo, maging maingat dahil maaari kayong mapasok. Paalala ng guro. Sobrang init kanyang naramdaman. Ano na naman kaya ito? Bulong ni Tinay. Siya ay gumagaan at likidong porma ay umiiba. Unti-unti siyang naging malahangin at lumipad papunta sa alapaap.
Habang umaakyat, ang init ay dahan-dahang nawala. Pataas ng pataas at palamig ng palamig, sila ay nakararanas ng mas mababang temperatura at nanginginig. Nagkalapit-lapit sila hanggang isang ulap ang nabuo nila. Habang si Tinay ay palutang-lutang sa himpapawid, kanyang nakita ang ganda ng paligid. Sila ay mas pumaitaas pa at malahanging porma nila ay naging maliit na patak ng tubig. Naku, ngayon naman tayo ay naging ulap sa kalangitan. Ano naman kaya ang ating silbi sa ganitong kaanyuan? Tanong ni Tinay. Ang nabuo nilang ulap ay lumaki at patak ng mga tubig ay dumami. Sila ay tuluyang bumigat at bumaba ang paglipad. Nakita mo na, Tinay, tayo ngayon ay magiging ulan at magdidilig sa mga halaman. Saad ng kanyang kasama. Yay! Ako ay talagang nagagalak. Aking naintindihan ang halaga nating mga maliliit na patak. Wika ni Tinay. Bumuhos ang malakas na ulan. Si Tinay ay biglang nagulat dahil liwanag galing sa araw kanyang nakabanggaan. Mata niya ay biglang lumuwa dahil sila ay nagdulot ng maraming kulay. Bahaghari naman ang tawag dyan, Tinay. Iba-iba nitong kulay sa mga tao, labis na saya ang ibinibigay. Saad ng kasama niya sa kanilang pagpatak. Sa dahon ng isang puno, siya nakakapit. Sa isang butas ng dahon na tinatawag na stomata, kanyang nasilip ang kapatid na abala. Kuya Tinoy, anong ginagawa ninyo ni Hangin? Tanong niya. Kami ay nagluluto ng pagkain ng mga halaman katulong ang init ni araw. Paliwanag nito. Kailangan ka ba talaga dyan? Tanong ni Tinay. Matatapos lamang ito kung tutulong ang mga patak na tubig. Sagot nito. Kuya Tinoy, nais kong sumali. Pwede bang dito ako sa stomata dumaan? Pumasok ka na lang dito sa ibang pagkakataon dahil sa mga ugat ka lamang maaaring dumaan. Paliwanag nito. Nang matapos si Kuya Tinoy, ay sabay sila ni Tinay na nagpatihulog sa lupa pabalik sa tahanan nila. Sa bahay, buong galak ni Tinay na ibinalita ang kanyang paglalakbay. Tayong mga tubig pala ay maaring magbago ang anyo at forma. May mga prosesong dapat tayong pagdaanan. Ngunit ang pinakamahalaga, nagagawa natin ang ating katungkulan. Masayang pagbabahagi ni Tinay sa kanyang pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni Tinay. Hanggang sa muli! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ani ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.